i-share ko naman sa inyo kung paano ko tinuruan ang aking anak magsipilyo. Well, alam naman natin na nakakasira ng lipin ang mga solid foods and liquids na sinusubo natin sa ating mga bunganga, lalo ba't hindi natin ito nasisipilyuhan pagkatapos. Bata ka man o matanda, walang pinipiling edad ang magkakaroon ng tooth decay na nagiging sanhi upang magkaroon tayo ng toothache. At alam naman natin na kapag tayo ay nagkaka-toothache, ay hindi lang ang mga gilagid natin ang naaapektuhan, kundi pati na rin ang mga ulo natin. Kaya't madalas ay hindi tayo mapakali at hindi tayo nakatulog ng mahimbing, lalo pat nararamdaman natin ang pangingirot at pananakit nito. Kaya mahalaga na habang maaga pa lang ay turuunan natin ang ating mga little ones kung paano magsipilyo ng kanilang mga ngipin, lalo pat meron na silang kahit isang ngipin na tumubo at marunong na silang humawak ng mga bagay-bagay katulad nito. At habang hindi pa nila alam kung paano ito gawin mag-isa, ay tayo muna mismo ang gagawa nito para sa kanila habang ito ay tinuturo natin sa kanila. Mahalaga na linisin natin palagi ang kanilang mga ngipin kahit iisang piraso pa lang ito upang hindi sila mag-suffer ng toothache. Well, alam naman natin na ang mga batang wala pang muwang o ang mga toddlers pa lang ay mabilis turuan. At kahit hindi natin sila turuan, ay mabilis silang matuto ng mga bagay-bagay dahil ginagaya nila kung anuman ang mga nakikita nila sa paligid nila. So, ang dapat nating gawin ay ipakita natin sa kanila kung paano tayo magsipilyo. Araw-araw, gabi-gabi, tuwing nagsisipilyo tayo, ay ipapakita natin ito sa kanila upang ito ay kanilang magaya. At pagkatapos ng isang linggo, ilang araw na pinapakita mo sa kanila kung paano ka mag-toothbrush, ay bibigyan natin sila ng toothbrush na nararapat sa kanila with small amount of toothpaste for babies. At sabayan natin silang mag-toothbrush at turuan natin sila kung paano ito hawakan at kung paano ito gawin. At unti-unti ay matutunan na rin nila ito kung paano ito gawin sa sarili nila. Tandaan na lahat tayo, kapag hindi pa natin alam ang gawin ng isang bagay o mga bagay-bagay, ay hindi pa natin ito mapeperfecto sa isang subok pa lang. Pero kapag palagi na natin itong ginagawa, ay unti-unti na natin itong mapeperfecto. So, ganun lang ang gawin natin sa ating mga babies. Turuan natin sila araw-araw hanggang sa mapeperfecto na nila gawin ito. So, that's all for this video. Hope you like, share, subscribe, and hit the notification bell to get updated of all of my upcoming videos. Thank you for watching, and always take good care of yourself, and always wear your smile even if you encountered any problems and trials in your life. Love you all. See you on my next vlog.